90% ang tsansang aabot hanggang unang bahagi ng 2024 ang El Niño sa bansa. Ayon po yan sa PAGASA. Pero sa isang pag-aaral ng United Nations, sinasabing pinakamainit na temperatura ang mararanasan ng buong mundo ngayong taon hanggang 2027. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sa kabila ng mga pabigla-biglang ulan itong mga nakaraang araw, di pa rin daw tayo ligtas sa permisyon ng matinding tag-init. Sa forecast ng PAGASA, may mga lugar sa bansa na makakaranas na hanggang 46 degrees Celsius heat index bukas. Ang heat index po ay yung init na ramdam ng katawan. Pasok yan sa danger level na itinakda ng PAGASA na 42 hanggang 51 degrees Celsius. Posible ito no, na mag-cause ng heat cramps at saka ng heat exhaustion. And even yung heat stroke is also probable at that level. Sabi ng PAGASA, tinataya magsisimula ang El Niño sa Hunyo at magtutuloy-tuloy hanggang 2024. Sa ngayon ay patuloy natin minomonitor. Nakikita natin na maging 90% chance ang El Niño na mag-persist towards the first quarter of 2024. Pero ang mainit na panahon, taon pang itatagal kung ang pag-aaral ng United Nations ang pagbabasehan. Katunayan, ang taong 2023 hanggang 2027 ang magiging pinakamainit na panahon sa buong mundo. Sa tansya ng UN, malalampasan nito ang record ng pinakamainit na temperatura noong 2016 dahil daw yan sa pinagsamang epekto ng greenhouse gases at El Niño. Pinangangambahan ding malampasan ang 1.5 degrees Celsius sa threshold o hangganan ng global temperature. Pangamba pa ng PAGASA, posibleng maging madalas ang malalakas na bagyong may signal number 4. Mag-i-increase yung occurrences nila, more damaging na winds na dala-dala nito. With continuous increase ng temperature, partly natutunaw nga no, yung, at least yung ice caps natin. And that contributes as well sa sea level rise. Those are factors that could increase yung risk na flooding. Magiging malaki rin daw ang epekto nito sa ating kalusugan at maging sa supply na pagkain na tubig, kaya dapat itong paghandaan. Pero pwede raw tayong makatulong sa maliliit na paraan. Yung simple pag-segregate lang natin ang basura natin, that could minimize sana yung methane emissions natin. No? And even yung paggamit natin ng public transport, we can reduce yung CO2 emissions. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, me and Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.